Good day po mga kamags. Yan. Welcome to my another episode. Ang content po natin ngayong araw ay ang pagbisita ko. Kami po ay mamamasyal papunta sa nabili kong property. Medyo nasa bundok. Ideal for farming. Dito po sa bayan ng Sual, lalawigan ng Pangasinan. At kasalukuyan, andito po tayo ngayon sa view deck ng hindi ko alam po anong barangay ito, pero ito po yung view deck ng sa may sigsag. Parang poblasyon. Yun, tama, yun yung yun yung karatula. Sabi niya, poblasyon, welcome poblasyon view deck. Ayun. So dito po tayo, meron po tayong nadaanan dito na isang maliit na restaurant na kung saan napakaganda po ng kanilang setup. Masarap rin po yung kanilang pagkain. Kaya sulit na sulit po yung ating ibabayad sa kanilang mga pagkain. Ayan. Umalit lang po siya, ito po. Ano tong pangalan ng restaurant nyo? Swasalakot. Ano? Swasalakot. Swasalakot. Ah, okay. Swasalakot daw. Ayan. So, tabi siya nung Swasalito restaurant. Ayan. Pero magandang ambience po nila. Malit lang po, pero magandang pagkakasetup. Anyway, so sa mga mapapadaan po rito, lalong-lalo na yung mga papunta ng Hundred Islands, yan, madadaanan nyo po ito dahil ito po yung nasa sigsag. Ito po, oh. Kita nyo po mga sasakyan niya, no? Ayan. Ayan. So, ito po yung tinatawag nilang Little Sigsag. Little Bagyo, di ba? Ito po yung kanilang view deck. Ayan, so aakyat po tayo rito. Ayan. Aakyat po tayo. At ayun. Yan po yung kalsada papuntang Alaminos. Ayan po. Ayan. So yung mga nakikita nyo dito sa screen natin pabalik po yan ng bayan ng Sual, Labrador. Pabalik po yan dun sa Ayan. Yung dun naman po papuntang Alaminos. Ayan. So ito po yung yung mga taga rito sa Pangasinan, lalo na dito sa West, very familiar sila, very common tong sign na to, tong view deck na to. Yan naman po pababa. Yung pong nakikita nyo doon ay dagat na. Ayan. So, nag-stop lang po kami para mag-breakfast. Tapos, biyahin na ulit. Anyway, malapit naman na rito yung property natin. Kaya, ilang minuto lang andun na kami. So, update ko po kayo pag andun na po tayo sa nabili nating property para may idea po kayo. Ayan. So, yun po yung mga isusunod nating i-develop unti-unti. Pag may pera, ganyan, unti-unti lang. Ang plano ko po ay set upan ko po siya ng may mga alaga tayo doon na
mga manok, baka, kambing, tapos meron tayong rest house. Lalagyan natin siya ng windmill. Tapos yung rest house ay pwede nating i-offer. Open for ano, kung sino man yung may gusto. Tapos siyempre merong siguro magiging ano rin, may charges. Yun, para dun sa mga gustong maka-experience ng farm life. Tsaka yung buhay sa bundok. Eh may experience po nila. Kahit isang gabi, dalawang gabi, ganyan, di ba? So, sa ngayon, sa ngayon po, yun yung naiisip kong gagawing negosyo doon para kahit papano may konting kita yung property. Kasi nga po, nasa bundok siya. So, gaya ng nasabi ko, update ko po ulit kayo maya-maya kapag andun na tayo sa mismong area. Ayan. So, maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Ingat po tayo lagi. Mabuhay po tayong lahat at God bless.